Oh, yung pinasok ng ahas, yung mini aviary natin, mga kabutinting, eh. May nakain na isa. Pero nadali na natin to. Yun nga lang, di natin pwedeng ipaka-focus sa kanya. Dahil bawal. Ayan, pero napakahaba, yan, no? Ang haba nito. Isa na to, nagulat ako nung pinakain ko yung mga ibon natin. Biglang naglabasan papunta dito sa kabila. So, sumalubong sa akin. Tapos, nung pagtingin ko sa loob, eh, kinutuba na nga ako na baka kung merong, ano, na natatakot sila. Ayun, meron nga. Napakalaki. Ayan, no? Siguro, mahigit 1 metro to, ano? 1 metro. Tapos, eh, nung tatakas na siya, nilabas niya yung ulo niya doon sa may screen dito, banda sa liguran. Ayan. Papasok siya. Lalabas siya dito sa malalaking butas na to. Hindi siya kasya kasi yung ibon, kinain niya yung isa. So, medyo mataba yung chan niya. Hindi na siya makalabas sa screen. Kaya, nagkaroon tayo ng chance na mahampas. Kaya, ayan. Dead ball na siya. Nakakain man siya ng isang ibon sa atin, eh. Dead ball naman siya. Ayan yung kapalit. Ayan, oh. Ang haba niya. So, ingat kayo kapag kami mga alaga kayong ibon. Prone talaga sa ahas yung mga ganito, eh. Takaw ahas yung mga ibon natin kasi pagkain niya ng mga ahas, eh. Ayan, pakalaki niyan. So, sabi ni Herpate, ano daw to? Poisonous daw to. Ano ba sa Tagalog to? Ulupong. Ulupong. Ayan, sa Kapampangan, eh, kamulalo. Ayan, di ko alam sa Tagalog, eh. Yan, haba. May higit sa metro to, siguro sa kalahati din to. Tapos ang taba din niya. Ang taba din niya. Yun, ang taba, oh. Hindi lang natin pwedeng paka-focus, eh. Yan, oh. Ang haba niyan. Diba? So, ingat kayo pagka may mga alaga kayong ibon, eh, dapat, eh, mas maganda hindi kakasya yung ibon. O yung ibon taloy, yung ahas. Ayan, kaso dito sa atin, eh, nilakayan ko nga yung butas dito sa itaas. Sa baba, hindi kasya yan, eh. Hindi makakalusot yung ahas na yan dito sa baba kasi masinsin yung screen natin. Pero dito sa taas, eh, medyo malalaki yung butas. Pero first time natin yan na pasukin ng ahas in 4 years. Kasi magko 4 years na itong ating mini aviary na to. Hindi naman to pinapasok ng ahas ngayon lang. So bago tayo pumasok ngayong umaga, aming dalawa na herpat dito, eh, pinapakain ko nga muna itong mga ibon bago ko iwan. Tapos nagulat ako, naglabasa sila lahat papunta dito, natatakot nga. Ayan, so meron pala nga sa loob. Kaya pala takot-takot yung mga alaga natin. Buti na lang hindi ako natuklaw pagbukas ko ng pinto. Sila'y sumalubong, hindi yung ahas. Ayan, di ba? So ingat tayo mga kabutingting sa mga gantong uri na mga ahas, dahil nga makamandag, no? May kamandag yung mga gantong ahas. So, didispatch ako na rin to at papasok pa tayo sa trabaho. So, eto mga kabutingting, kakauwi lang natin ngayon galing ng trabaho. Lunch break natin at sisilipin natin itong mga alaga natin dito. Dahil siguradong stress itong mga ibon natin dahil nga sa nangyaring pag-atake ng isang kamulalo o isang ulupong sa Tagalog dito sa mga alaga nating lovebirds. Ayan, so may nadali mga kabutingting na isa dito sa mga alaga natin at yung nadali na yun, eh, yung pinakaunang misty pa natin, sayang. Yan, yung nakatira dito sa may sulok na to. Yan, yung sirang part na yan, dyan natutulog yun, eh. So, yun yung nadali nung kamulalo na nahuli nga natin dito sa loob ng ating aviary. Ito yung sing-sing, ayan, no? Diba? So, nabawi pa natin yung sing-sing dun sa nalunok niyang ibon natin. Ayan, so yung ahas, eh, niluwa niya yung ibon, no? Nung pagkatapos natin siyang madali, nung nategi na natin yung ahas na yun, no, niluwa niya yung ibon at doon ko nga nakita, doon natin na-confirm na yung misty yung nadali nung lintik na kamulalo na yun, mga kabutingting. No, so kaninang umaga nga, nagpapakain ako dito sa mga warriors natin. So ito kasi una ko pinapakain dahil pagpasok natin dito, syempre sila yung nakabungad, diba? Sila yung unang makikita natin. So sila yung pinaka unang mapapakain natin. So pagkatapos ko silang pakainin dito, yung mga warriors natin na yan, binuksan ko tong pinto natin or bubuksan ko etong pinto natin. Tapos eto, medyo, ayan, oh, ayan, ganyan yung nangyari kanina. Medyo nakabuka siyang ganyan. Dahil pala tumatama yata to. So, tingnan natin. Oh, yun nga. Tumatama yung isang lalagyan doon sa taas. Ayan. So, hindi siya masyado sumara. Napansin ko. Buti na lang naisip ko na isara ko siya. Sabi ko, isara ko nga. Baka mamaya biglang may lumabas na ibon. So, pagpasok ko dito, binuksan ko yan.
Pagbukas kong ganyan, eh sumalubong sa akin halos lahat ng mga ibo natin papunta rito sa double door natin, sa ating breeding section ng ating mga kalapate, ng mga warriors natin. Nandito sila lahat. Yan, halos bumangga sila sa mukha ko, mga kabuting ting. Pagbukas ng pinto ng kulungan na to. Ayan, so pagkabukas na pagkabukas, naglabasan sila. Halos tinamaan ako sa mukha, mga kabuting ting, nung ilan sa mga ibon natin. Ayan, so nagulat ako bakit nagkaganon. First time ko yun ma-experience na bigla lumabas halos lahat ng ibon, sabay-sabay papunta rito. Hindi naman nila ginagawa yun. So tingnan nyo, ayan yung usual na ginagawa nila pagbukas ng pinto. Stay put lang sila dyan, diba? Kasi hindi naman sila natatakot sa atin, dahil nga sanay sila na binubuksan natin to para pakainin sila, para tingnan sila minsan, para i-check sila. Hindi sila nagwawala, no, hindi sila biglang sisibat lahat palabas dito sa kabila, no. So kaninang umaga, ganun yung nangyari. So nung palang binangga nila akong lahat, nung lumabas sila dito, medyo napaisip na ako bakit sila nagkaganon. So medyo may pumasok na agad sa isip ko na baka merong something sa loob na kinakatakutan nila. Baka ako may daga, pero hindi ko naisip na kamulalo pala o isang ulupong yun nandito. So nung sumilip niya ako, tinignan ko ano yung kinakatakutan nila, nakita ko yung ulupong. Ayun o, sa perch na yan, may kita niyo yung perch na yan, mga kabuting tingin, dalawang mahaba na yan. Diyos sa itaas, nakapulupot yung ulupong na yun, napakahaba. So mahigit isang metro yung haba, siguro hanggang dito ko, yung mga ganyan, yan. Huwag mo na sa dulo ng kamay ko hanggang dito. Ganon kahaba yung nahuli natin, mga kabuting ting. So delikado dahil poisonous, no, makamandag yung ganong klase ng kamulalo o na isang ulupong, mga kabuting ting. So kaninang umaga, eh parang winarningan din tayo ng mga ibon natin, no. Imbis na dumire-diretso tayo dito, sinalubong nila tayo para noon mapastop rin tayo sa pagpasok dito sa kulungan. Kasi kung hindi nangyari yon, bubuksan ko itong pinto na to. So pagbukas ko nyan, ayan, diretso lang akong hahakbang dito para ilagay etong mga kainan nila dito. Ayan, so kung nagkataon na nandito pala yun, diba? So napakalapit, hindi ko agad napansin, nandito, ayan, dito sa gilid dito or nandito, diba? Siyempre, blind spot, nasa likuran ng view natin. Hindi natin makikita, diba? So maaaring natuklaw yung isa sa mga paa ko dito. So para na rin tayong niligtas, no? Binaringan tayo ng mga alaga nating ibon dito na merong mamandag na ulupong dito sa loob ng kanilang kulungan na nakapasok. Ayan, at sa kasawiyang palad, eh nadali nga yung isa sa mga alaga natin, yung Misty natin, na dito nga natutulog. Ayan, no? So yun nga, sing-sing na lang yung nabawi natin. Hindi ko na pinakita sa inyo yung actual na picture or video ng ibon na niluwa ng ulupong, mga kabuting. Dahil alam niyo naman, eh medyo masailan dito sa YouTube, di ba? So masyado sila strict pagdating sa mga ganong klase ng video, no. Hindi pwede yung ganun din nila ina-approve yun, kaya hindi ko na rin pinakita sa inyo. Sa pa, nakakaawa rin yung alaga natin. Yeah, so yung sing-sing na lang yung nabawi natin para kahit paano naman, eh meron tayong remembrance dun sa ibon na nadali. So para siyang isang sacrifice sa kabuting-ting, kasi kung walang nakain yung ahas na yon o yung ulupong na yon, makakalabas siya dito. Yan, sa ganito mga kabuting ting, kasya siya. Pero dahil nga meron siya isang ibon na nilunok, so hindi na siya makalabas, hindi na siya makawala dito sa loob ng kulungan natin. So dumaan yung ahas, eh doon sa may sulok doon. Ayan, so doon lang yan makakadaan, kasi doon meron mga sasampahan, eh puntaan natin, ha. So doon dumaan yung lintik na lupong na yun na dumali, no, doon sa isang alaga natin. Muntik pa tayo doon, no. Buti na lang, eh winarningan tayo ng mga alaga natin. Ayan, so dito dumaan yung ulupong, mga kabuting ting. Dito, ayan. So dito kasi, meron mga tutungtungan. Ayan, diba? Meron kasing bag dito na hindi ginagamit. Lilinisin ko na rin ito para iwas sukal. Para nun, eh, walang mga ganito na pwedeng puntahan ng mga ganong hayop, diba? So dito, may masasampahan siya. Tapos dito, medyo malapit na lang yung malalaking butas. Ayan, diba? So may clean na lang yung tatayuan ng ulupong, makakapasok na siya dito. Tsaka dito kasi natutulog yung mga ibon natin, eh, dito sa plastic na ano na to, crates. Yan, kaya dito talaga nagpuesto yung ulupong. Dito niya naaamoy, kaya antimano dito siya kagad nakapasok sa butas na to. Pero nung lalabas na siya kaninang umaga, nung nakita natin siya, dito siya lumalabas din dito sa part na to. Hindi na siya makaalis dahil lumaharang na yung nilunok niya na isang alaga natin. Yeah. So para naging sacrifice yung isa na yun, para mahuli rin natin, no? Kasi delikado yun, eh, dahil nga makamandag yun. So maaaring hindi man madali yung mga alaga natin. Tayo naman yung madali dito, lalo na sa gabi. Minsan, nag-check din ako dito ng mga alaga natin.
So kapag kagabi na, syempre madilim, hindi ko makikita. Baka mapakan ko 'yon. Baka tayo pa 'yung matuklaw nung ulupong na 'yon, nung kamulalo na 'yon, mga kabuting-ting. Kaya 'yun, papasalamat na lang din tayo sa alaga natin na 'yon, na parang naging sacrifice para mahuli natin 'yon. Yan. So sa may mga alaga na mga ganito, mga African lovebirds, kahit anong klase mga ibon, no, pati mga kalapate, tsaka mga manok, eh talagang takaw yan sa mga ganong klase. Sa mga kamulalo, sa mga ulupong, eh talagang prone na puntahan ng mga ganon. Yan, dahil nga pagkain nila yan, nature yun, mga kabuting-ting. Yan yung natural na pagkain ng mga ganong klase ng hayop. Yan. Kaya dapat eh, lagi tayong mag-iingat, mga kabuting-ting, bago tayo pumasok o bago natin tignan yung mga alaga natin. Siguraduhin natin na safe tayo sa ganong klase ng mga bisita, mga unwanted visitors, no? Yan. So yun na muna yung video natin for today. Babalik pa ako sa trabaho. Ayan, isang napakalungkot na araw dahil nga nalagasan tayo ng isa sa mga alaga natin. Pero magpapasalamat pa rin tayo at hindi tayo yung nadali, no? Ingatan pa rin tayo ni Lord. Yan. So like, share, and subscribe. Ingat, mga abuting-ting.